COVID-19 Watch Weekend. Review ng mga kaganapan sa nakaraang linggo, mga kwento ng paglilingkod at kabayanihan, mga paraan kung paano makakatulong. COVID-19 Watch Weekend. Magandang araw, kaagapay. Ito po si Heidi Bernardes Sampang. Welcome sa isa na namang edisyon ng COVID-19 Watch Weekend. Iahatid po namin sa inyo ang mga balitang may kinalaman sa coronavirus, gayon din ang mga hakbang ng pamahalaan para masugpo ang pagkalat nito at matulungan po ang lahat sa pagbangon sa larangan ng public health at ng ekonomiya. Makakasama din po natin maya-maya ang napiling frontliner of the week ni Joy Kawayan Combatier. At tututok din po ang COVID-19 Watch Weekend sa mental health na isa sa naapektuhan nitong pandemyang ito. Maririnig natin ang isang special report hinggil dito. At tulad po ng dati, makakarinig din tayo mula sa Pangulo ng FEBC Philippines kung ano po ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mental health o kalusugan sa pag-iisip. COVID-19 Watch. Kinumpirma ng Department of Health na mayroong matatanggap ang Pilipinas na karagdagang 1,000 vials ng antiviral drugs na remdesivir para sa umaarangkadang solidarity trials ng World Health Organization o WHO. Sinabi ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergere na ito na ang 3rd shipment ng gamot mula sa WHO. Padating na anya ang shipment ng remdesivir at interferon. Sa ginagawang solidarity trials ng international body, ang lahat ng participating countries ay pagkukumparahin ang pagiging epektibo ng ilang gamot bilang panlaban sa coronavirus disease. May 53 mga lugar sa bansa ang nakitaan ng DOH ng pagtaas sa mga kaso ng COVID-19 sa nakalipas na mga araw. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, resulta ito ng ginawang paghahambing ng ahensya sa datos mula August 31 hanggang September 13 at August 17 hanggang 30. Batay sa datos ng DOH, kabilang sa mga lugar na may pinakamataas na porsyento ng naitalang increase ng bagong kaso ay ang Cotabato City, Sarangani, Nueva Vizcaya, South Cotabato, General Santos City at Tawi-Tawi. Mataas din ang porsyento ng mga kasong naitala kamakailan sa Dagupan City, Abra, Biliran, Puerto Princesa City, Cagayan de Oro City, La Union, Bataan, Sultan Kudarat at Butuan City. Maging sa Ifugao, Aurora, Negros Occidental, Davao del Sur at Capiz. Bukod sa mga nasabing lugar, nakapagtala rin ang DOH ng 5 bago na clusters ng COVID-19 sa Calabarzon at 4 sa Bulacan. As of September 15, 382, ang total COVID-19 clusters sa Region 4A, 358 sa kanila ay nasa komunidad, 14 sa other settings, 6 sa mga ospital at 4 sa mga piitan. Sa Bulacan naman, 60 ang total ng clusters kung saan 41 ay sa komunidad, 2 sa other settings at 2 sa jail facilities. Samantala, balitang DepEd pa rin, iginiit ng Department of Education na dapat pa rin magkaroon ng class suspension kapag mayroong mga kalamidad kahit pa blended learning ang sistema ngayon ng pag-aaral ng mga bata. Ayon kay Diosdado San Antonio, ang DepEd Undersecretary for Curriculum and Instruction, bagamat lokal na pamahalaan ang gumagawa nito, kailangan pa rin itong gawin dahil apektado ng bagyo ang internet connectivity. Kailangan din anyang maihanda ng ilang pamilya ang kanilang mga bahay na pwedeng masira o masalanta ng bagyo. Samantala, plano naman ng Department of Interior and Local Government na kausapin ang DepEd, Metropolitan Manila Development Authority at ang mga alkalde ng Metro Manila para makabuo ng mga panuntunan kung paano gagawin ang class suspension sa ilalim ng distance learning. Una nang inihayag ng DILG na dapat pa rin mag-anunsyo ng walang pasok kahit pa nag-aaral ngayon ang mga bata sa kani-kanilang mga tahanan. Susunod naman sa COVID-19 Watch Weekend, narito po ang ating frontliner of the week. Ipapakilala siya ni Joy Kawayan Combatier. Walang iba kundi si Dr. Jasper Philip Dagang, isang eye, nose and throat o ENT specialist. Isang ENT specialist ang ating frontliner of the week.
isa sa mga espesyalista sa mga may problema sa tenga, ilong at lalamunan. Malaking hamon para sa mga ENT specialist katulad ni Dr. Jasper Philip Dagang ang bantang dala ng COVID-19, lalo na nasa ilong at lalamunan ang unang mga sintomas na nararamdaman ng mga nagpopositibo sa COVID-19. Kaya naman, iba yung pag-iingat ang ginagawa ng mga doktor sa pamamagitan ng pagsunod sa mga health standards na itinakda ng DOH at WHO. Isa si Dr. Jasper Dagang sa mga doktor na unang nag-volunteer sa COVID Referral Hospital ng South Cotabato na gumugugol ng oras at panahon upang mapaglingkuran ang mga kababayan. Ibinahagi niya ang naging karanasan sa pag-set up ng COVID hospital sa pamamagitan ng public-private partnership. At the start, challenge po sa amin paano siya i-set up. So, pinag-isipan ilang beses in-arrange yung set up ng hospital, kung saan yung area ng ward, ng ICU, kasi everything was new. So, swerte po tayo dito sa South na meron tayong facility na readily na na-convert siya into a COVID referral center. Kasi yung ibang area po, wala po silang ganito. We're fortunate to have this. At the same time, we were able to set up kung saan yung area ng patients lang, yung buong flow ng systems, pati yung saan magsistay yung doctors, yung nurses. Ang challenge din po sa amin, it was the first time na magsuot ng mga full PPEs. Before this pandemic, parang nakikita lang natin siya sa movie na nagsusuot ng pagkadami-daming mga protective gears para sa katawan. Noong umpisa, akala namin, okay lang, hindi naman siguro ganun ka uncomfortable. Pero pag totoo na, mainit pa na siya sa katawan. Depende po at least sa amin, kasi kami as doctors, we go in sa center para tingnan yung mga bagong dating and we do rounds. Pero actually, mas matagal pala talaga yung susuotin siya nung ating mga mababait na nurses. Kasi they stay with the patient most of the time. So, sa pagsusuot, ilang layers mong susuotin yun. Tapos, actually, mainit siya. So, we just wear sando underneath kasi mainit talaga siya. May proper steps ng pagsusuot para walang breaks sa system at hindi tayo ma-infect. And pag tapos sa patient, dalawang beses po tayong maliligo to make sure na wala pong any viral particle na madala natin sa ating paglabas doon sa ating COVID ward and ICU. So everything was new for us, pero ang mabuti lang sa atin, everyone was cooperating. May mga challenges at the first, paano i-set up yung schedules, pati yung sa mga doctors and nurses, but everything was na-put into place later. So na-develop natin yung ating system. Time, effort at income, yan ang ilan sa isinasakripisyo ng mga volunteer doctor at nurses sa COVID center, kung saan isang linggo silang nagju-duty habang dalawang linggo namang naka-quarantine. Ayon kay Dr. Jasper, isa ito sa kanilang sinumpaang tungkulin at gusto nilang makatulong. Ito ang dahilan kung bakit sila ay nagpapatuloy. Ito yung sinumpa namin bilang doktor, na when you graduate to as a doctor, meron kang sinumpa ang Hippocratic Oath. Sumumpa ka na during times na kailan mong tumulong kasi meron kang skills meron kang alam, and walang ibang gagawa niyan kundi kami. So what keeps us going is we want to be able to serve and to help out, na makatulong sa ating mga kababayan dito sa South. At the same time, kumbaga makapagbigay tayo ng serbisyo sa kanila habang hindi pa bumababa yung ating cases kasi wala pa tayong vaccine. Yun po, what keeps us going is we can continue to serve and we can fulfill the oath that we promised nung nang sumumpa kami. So kasama yan sa roles namin as doctors, na in times of emergency, kung may skill ka, kaya ng katawan mo, you continue to serve sa kanila. And at the same time, syempre, bilang tao, we continue to love our fellow men, our neighbors. Batid ni Dr. Jasper Dagang ang hirap na dinaranas ng mga naka-quarantine dahil maging sila ay naranasan ang ma-isolate sa loob ng dalawang linggo. Narito ang ilan sa mga payo bilang coping mechanism upang maiwasan ang negatibong epekto ng nararanasang pandemya. We cope by,
Well, pagpa-process ng mga nangyayari eh. Kasi if you watch the news, parang negative na lahat ngayon. Parang tumataas na naman yung case. Kailan pa matatapos to? So, we cope by talking to each other. Ano mo, makasama mo sa bahay. Pag-usapan ninyo ano yung mga nangyayari. And the way that you process it, it makes the burden lighter. There are many ways to cope. Pwede tayong magbawas siguro ng mga information. Minsan kasi nangyayari yung tinatawag na information overload. Tingin ka sa internet, parang ano na naman to, may bago na naman. But some of them are not true actually. So we cope by limiting. I-select lang natin yung mga info na i-absorb natin at the same time. Execute ways na mapaayos yung ating serbisyo. Kasi nung time na nag-close kami, actually, dun kami nakapag-plan, no? Ano yung gagawin natin to modify the clinic, ano yung mga bago nating equipment na aayusin, bibilhin. So, dun namin binuhos yung time namin during yung first lockdown natin, no? Mm-mm. So, it actually gave us time na maplano paano yung setup, ano yung mga bibilhin natin, maghanap ng ibang mga pagkakaabalahan. Kasi kung nakatutok lang tayo sa news, sa balita, sometimes panghihinaan tayo ng loob. So, we find time to focus our energy on something na productive. So, there are people na nagtanim, yung iba naman naghanap ng hobbies na like nagano ng mga bulaklak na yon, mga plant. Yung iba went into exercise, physical activity. As long as nandyan lang sa bahay or what, hindi masyadong lumalabas ng mga activities. Yung iba nakahanap ng bagong skills. I know some ENT doctors in Manila nakahanap ng bagong skills sa painting. Mga bagay na hindi nila na nagagawa before because sa sobrang busy ng practice ngayon, they had the time to go into music. Of course, how to cope is, well, syempre, mag-spend time with family and spend time with the Lord, no? With God. Magbasa ng mga promises ng Ginoo. So, it will really help us also. Patuloy nating ipanalangin ang ating mga frontliner at maingat na sumunod sa mga health protocol na kanilang itinakda para sa ating kaligtasan. Huwag panghinaan ang loob sa gitna ng krisis at patuloy na panghawakan ang mga pangako ng ating Diyos. Sabi nga ng Tagalog version ng kantang Standing on the Promises of God, lahat ng pangako ng Diyos Ama, tibay ko sa pananampalataya. Ang buhay ko'y nasa liwanag niya, laging sa pangako niya'y aasa. Para sa COVID-19 Watch Weekend, ako po si Joy Kawayan Combatier. Salamat, Joy! Susunod po sa ating COVID-19 Watch Weekend, isang segment mula sa programang God is Able ng God is Able International kung saan pinag-uusapan ang tamang pagtulong sa mga may kapansanan sa paglakad. Kasama po dito ang mga eksperto mula sa Philippine Society of Wheelchair Professionals. COVID-19 Watch Weekend. So we'd like to welcome back our panel, si Dr. Deliza Danda Garcia, si Sir Royson Mercado, and si Ma'am Faye Roderos. Lahat talaga tayo kailangan ng tulong, ano? Kasi may isip ko, pang bukas ng lata, can opener. But come to think about it, assistive device din yun, eh. So napapaisip ako that, you know, gaya nga nung nag-usapan natin last Saturday, everyone either is directly affected or knows someone who's affected by this. And so, isa pang pick-up ko, mahalaga na tayo po'y sumasangguni po sa atin pong OT po at PT. Tama ba combination yun? OT and PT? Pati na rin yung speech therapist natin dahil sila po ang makakapagmungkahi sa atin ng tamang assistive devices. And pati yung saan nabibili ito, and alam ko iba-ibang modelo, iba-ibang presyo. Pero mahalaga po na matanong natin sila saan ba nakakabili, nakaka-access to. Kasi alam ko may sikat na lugar sa Maynila kung saan bumibili ng mga wheelchair. Hindi ito about just buying one. Ano? Mahalaga na tama yung recommendation, pati yung wheelchair nga na sukat. And maybe one of you would like to talk about bakit mahalaga yung prescription ng ating mga health experts pagdating sa pagkuha o pagbili ng mga assistive devices na to. Siguro sisimulan ko, no, yung tungkol dun sa paano nga ba malalaman kung sino yung kailangan ng assistive device at kung ano yung assistive device na kailangan. Kaya yung nabanggit mo na kailangan ng prescription, no? Kailangan mong sumangguni talaga dun sa nakakaalam kung ano yung tama.
Kasi halimbawa, yun na lang sa simpleng tungkod. No? Yun yung pinaka-common na nakikita natin. Eh. Hindi naman sa lahat ng kaso ay tungkod ang kailangan. At marami rin klase ng tungkod. Meron tungkod na isang diretsyong stick lang, yung tinatawag natin na single tip cane. Meron din tungkod na mas malapad yung base, yung quad cane. Meron din naman na ngayon marami pang mga tungkod na lumalabas, yung mga may suction pa sa ilalim, yung nafo-fold na mga tungkod. So, dahil marami na rin tayong iba't ibang assistive device, kailangan makita muna kayo ano nga pa yung tamang assistive device para sa inyo. Kasi baka instead na makatulong yun, eh makasama pa lalo sa inyo. No? Hindi, halimbawa, eh, isa pa, yung practical, balik tayo dun sa tungkod. Saan mo ba ilalagay yung tungkod? Aling kamay ang gagamit? Kanan ba o kaliwa? Kasi mahalaga rin yun. Hindi naman interchangeable yung paggamit ng tungkod. Gaano ba siya kataas? Gaano kahaba? So, pati yun, sinusukat yun sa gagamit. No? So, may mga ganong detalye na sana no, nakakakuha tayo ng tamang impormasyon. At yung impormasyon na yun, usually makukuha natin sa ating mga healthcare providers, specifically sa mga speech therapists, sa PT at sa OT. Depende na nga lang din sa assistive device na kailangan. Like katulad ako, physical therapist ako, nakakapagbigay talaga ako ng advice tungkol sa paggamit ng walker, cane, yung mga crutches, pati yung paggamit ng wheelchair. Pero may hirapan siguro ako magbigay na advice tungkol dun sa sinasabi ni Ferds kanina na yung communication boards, no? Yung sa sinasabi ni Faye na tungkol dun sa pagmo-modify ng mga tools sa bahay, sa pagkain, baka mahirapan ako dun. No? So, may kanya-kanya rin specialties kami as to kung sino yung pinakamagaling or pinakatamang magbibigay na impormasyon. Tungkol dun sa wheelchair, meron na rin tayo ngayon mga specially trained na wheelchair professionals na sila talaga yung itingin or susukat sa katawan ng gagamit para tama yung size ng wheelchair na gagamitin at tama yung type ng wheelchair na gagamitin. Tsaka una, kailangan nga ba talaga nilang wheelchair? Baka naman pwedeng hindi wheelchair ang kailangan nila. No? Kung isa titingnan din, saan ba nila gagamitin? Doon ba sa bahay nila, eh, tama ba yung wheelchair? Kasi baka wala rin access naman, mag-prescribe tayo ng wheelchair, nandun pala siya sa kubo nakatira. Paano yung magagamit yun dun sa loob? So, hindi yun yung mga standard assistive devices. Kami rin, bilang mga therapist, meron kami tinatawag na indigenization. No? Dito, dahil nga sinasabi, katulad na panggit natin last week, no, yung tungkol dun sa, ang hirap kasi maghanap. So kami, tumutulong din kami kung anong resources na nandoon na sa bahay, kung anong resources na meron kayo. Kung magagawa natin ang paraan na yun munang gamitin habang hinahanap natin yung pinaka-ideal na assistive device, doon at yun muna yung gagamitin natin. Napaka-creative na mga Pilipino. Makikita natin yan. No? Bago pa man nga sila dumating sa amin, kung minsan meron na sila mga daladala na mga kung ano-anong assistive devices, no? I-correct na lang namin. No? So, pumapasok din yun doon. Aside from the standards, may creativity rin na kasama yung advice na binibigay namin. Ayun, mahalaga lang na mapagsama natin yung expert advice at saka yung creativity. Kasi iba, puro creativity, walang siyensya, walang medisina. Pero although I have seen cases like that, napaka maparaan talaga ng mga Pilipino, kahit yung may kapansanan mismo. Kasi alam niya kung saan angulo siya malakas, ano yung dapat na saan siya mag-lean. So pati yun, nabibuild in nila sa creativity nila. Pero that said, mahalaga pa rin po na makipagkita tayo sa atin pong mga therapist po at mga health professionals. Kasi po, baka hindi naman nakakatulong sa buong katawan natin, limawa sa spinal cord natin, column natin, yung ating mga paraparaan po.
Samantala, kaagapay, patuloy po ang aming pagtanggap ng anumang suportang pinansyal na nais po ninyong iparating para sa FEBC Ministry. Pumunta lamang sa webpage na donatenow.febc.ph or tumawag sa 0947-333-5605, 0947-333-5605 or landline 8650-0855 para po sa detalye. Pwede na rin pong magbigay ng donasyon sa FEBC sa pamamagitan ng GCash. Paano natin dapat na alalahanin at suportahan ang mga may kapansanan sa panahong ito ng pandemya? Pakinggan po natin ang ilang mga kaalaman at mga prinsipyo tungkol dito sa liwanag ng salita ng Diyos. Narito po ang Pangulo ng FEBC Philippines, si Kuya Dan Andrew Cura. Makalipas ang ilang buwan ng pananatili ng pandemya, natural na sa atin ang sumunod sa mga health protocols. Pero hindi ito gaanong kadali para sa mga taong may limitasyon sa pagkilos. Hindi sila basta nakakapag-physical distancing. Malaking hamon din ang maging updated sa mga impormasyon patungkol sa COVID situation, lalong-lalo na para sa mga bulag, pipi o bingi. At ang mga may kapansanan sa pag-iisip ay hindi agad maunawaan ang mga nararamdamang simptomas sa kanilang katawan. Ayon sa National Disability Prevalence Survey ng Philippine Statistics Authority o PSA, noong 2016 ay 12% ng mga Pilipino edad 15 pataas ay nakararanas ng severe disability. Katumbas ito ng 12 milyong mga Pilipino. 70% naman ang nakararanas ng katamtaman o mababang level ng kapansanan. Para sa kanila, mas mataas ang panganib na mahawaan ng coronavirus. Kinikilala ng FEBC ang kahalagahan ng pagkalinga sa mga may kapansanan. Tuwing Sabado ay maririnig ang programang God is Able o Go Disable, depende kung paano mong babasahin, dito sa 702 DZAS. Ang layunin nito ay hango sa awit 139. Narito po ang pagkakabigkas ng ilang mga talata nito mula sa mga may kapansanan na tinulungan ng God is Able International. Searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down. And are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue. Behold, O Lord, you know it altogether. Ika'y laging kapiling ko, katabi ko, oras-oras. Ang likas mong kalakasan ang sa akin nag-iingat. Nagtataka ang aking sarili, alam mo ang aking buhay. Hindi ko kayang unawain ang iyong karunungan. For you form my inward parts. I praise you. I praise you. Pinupuri kita, O Diyos. Because I am. For I am fearfully and wonderfully made. Wonderfully made. Wonderfully made. And wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. Ang buto ko sa katawan ng iyong nulma. Sa loob ng bahay bata, doon iyo'y napapansin. Lumaki ako roong, sa iyo'y di nalilihim. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang. Matid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay. Pagkat ito'y nakatitig sa aklat mo at talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tunay, yawit, di ko kaya maabot ang iyong isip.
ito ay bibilangin ay sindami ng buhangin. Sa iyo pa rin ako kung umaga na magising. Pakinggan natin ang ilang prinsipyo mula sa Biblia patungkol sa mga may kapansanan. Una, lahat ng kakayanan, pati ang kakulangan o kapansanan ay bahagi ng plano ng Diyos. Sinabi ni Moises, "Panginoon, hindi ako magaling magsalita. Pautal-utal ako kapag nagsasalita." Sinabi sa kanya ng Panginoon, "Sino ba ang gumawa ng bibig ng tao? Sino ba ang may kakayahang gawing bingi o pipi? Sino ba ang nagdesisyon na makakita o mabulag siya? Hindi ba ako ang Panginoon? Tutulungan kita sa pagsasalita. Ituturo ko sa iyo ang mga sasabihin mo." Eksodo Kabanatang 4, Talatang 10 hanggang 12. Pangalawa, iniutos ng Diyos ang pagmamalasakit sa mga may kapansanan. "Huwag kayong magsasalita ng masama sa bingi at huwag ninyong lalagyan ng katitisuran ang dinaraanan ng mga bulag. Ipakita niyong kayo ay may takot sa akin sa pamamagitan ng pagsunod ng mga utos ko." Levitiko Kabanatang 19, Talatang 14. Pangatlo, napaparangalan ang Diyos sa paggaling ng mga may kapansanan. Maraming tao ang pumunta sa Kanya na may dalang mga pilay, bulag, komang, pipi, at marami pang mga may sakit. Inilapit sila sa paanan ni Jesus at pinagaling niya silang lahat. Namangha ng husto ang mga tao nang makita nilang nakakapagsalita na ang mga pipi, gumaling na ang mga komang, nakakalakad na ang mga pilay, at nakakakita na ang mga bulag. Kaya pinuri nila ang Diyos ng Israel. Mateo Kabanatang 15, Talatang 30 hanggang 31. Pang-apat, nahahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa kahinaan ng tao. Ngunit sinabi ng Panginoon sa akin, "Sapat na sa iyo ang aking biyaya, dahil ang kapangyarihan ko'y nakikita sa iyong kahinaan." Pangalawang Korinto, Kabanatang 12, Talatang 9. Ito ang bagong pananaw na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos para sa mga may kapansanan. May pandemya man o wala, hindi sila dapat ituring na pabigat na iiwanan na lang natin. Sa paglilingkod natin sa mga may kapansanan, natututunan natin ang tunay na pagpapakumbaba na nagbibigay kaluguran sa ating Diyos. Ama namin sa langit, maraming salamat po sa iyong patuloy na pagkupkop at pag-alaga ng mga may kapansanan. Panginoon, patawarin niyo po kami sapagkat marami po sa amin ang nakalilimot na kalingain at tulungan ang mga may kapansanan sa paligid namin. Sa katunayan, kami rin po, Panginoon, ay may kapansanan. Ang kapansanan ng hindi pag-intindi sa aming kapwa. Kaya, Panginoon, baguhin mo ang aming pananaw sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu upang makita namin at tugunan namin ang mga pangangailangan ng mga may kapansanan sa aming kapaligiran. Ito po ang aming samot-dalangin sa ngalan ni Jesus na aming Diyos tagapagligtas. Amen. At dito po muling nagtatapos ang COVID-19 Watch Weekend para sa linggong ito. Mag-ingat po tayong lahat kaagapay. Hanggang sa susunod na Sabado, sa pangalan po ng ating buong pangkat, ako po ang inyong nakasama, Heidi Bernardo Sampang, nagpapaalala, basta't laging handa at sama-sama, sa kanyang lakas, kaya natin to. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga balita, kwento at panawagan na inyong natunghayan, mag-message sa Facebook page ng FEBC Radio o tumawag sa 8654-1234. Ang COVID-19 Watch Weekend ay isang special limited series mula sa FEBC Philippines.